Napakabuti niyo pong mag-asawa, napakabait niyo po. Hindi niyo po sila kaano-ano, kinupkup niyo po sila, pinalaki na maayos, nag-aaral pa. Anong maitutulong namin sa inyo? Gusto ko lang po makatapos pa ng college para po matulungan ko po sila. Gusto ko lang maoperahan itong bukol at mata ko. Papacheck up po namin kayo sa doktor, pagamot po natin. Magkano bang upa, tay? O, babayaran ko na yung utang. Plus, another one in advance. Rob! Gusto ko po sana magbigay ng 25,000 po sana. Wow! Ay, salamat. Bigay si Rob ng 25, ako magbigay ng 25. Ayan, tay. Sasagutin ko na po yung motor, bagong stand na may kasamang soft drinks. And then, yung bahay po ninyo, inuupahan nyo, babayaran ko po yung isang taon na utang nyo. Maraming salamat, sir. Sana gabayin kayo ni Lord. Salamat po sa inyong tiwala. Kung ano man yung kailangan ninyo sa amin, palagi andito lang kami, okay? Gaya nga po ng pinangako po ni Sir Ralph, tanggapin niyo po yung another 25,000 po na financial assistance para po sa... Thank you po. Salamat. And bukod po doon sa 25,000 po na bigay po ni Idol Rafi, and syempre po hindi naman papahuli yung kanyang anak na si Sir Ralph, nagbigay din ng 25,000, kaya po yung 50,000 po ay lahat po iyon ay para po sa inyo para magsilbi po ninyong panggastos habang ginagawa po natin yung inyong mga pangkabuhayan. Salamat, ma'am. Thank you. Maraming salamat sa inyo. 3, 4, 5, 47, 48, 49, 50. Maraming salamat, Idol. Kay Sirap, salamat. Magandang araw po sa inyo, Nanay. Kamusta po kayo matapos po kayong ma-air sa aming programa nung nakaraan? Okay lang, ma'am. Masaya kasi napansin kami ni si Rapi Tulpo. Kayo po, tatay. Kamusta? Okay lang. Sa bukol ko, masakit. Tapos yung paa, yung mata, may problema ako. Tatay, gaano na po ba kayo katagal na may bukol? Matagal na to. Nasa 15 years ng bukol. And then yung sa paa nyo po? Yung sa paa ko, mga 3 taon na. Kasi napapansin namin na parang nagnanana siya. So, ito po bang mga sakit nyo ay nagpa-check up na po ba kayo sa isang eksperto or sa doktor? Hindi pa. Wala pa kami pa-check up. Kaya lumapit kami kang Idol. Paano po ba tumatakbo yung inyong buhay habang kayo ay nagtitinda ng popcorn? Ganon, sa umaga ma, magluluto kami, tapos pagtanghali, karga na namin yung popcorn namin, tapos alis na kami, titinda kami sa school. Yung araw-araw naming labas, araw-araw naming tustusan sila, yun ang pinakamahirap kasi pag oras nga tag-ulan, wala kami mauwi. Kunti lang, 200, 300, yun, kulang talaga yun sa kanilang budget. Ulam na may mga talbos, kung kangkong, katulad yan, may kangkong dyan, adobo, yun, ang pinakamahirap dyan pag wala kang, ano. Ma'am Haniela, kayo naman, kamusta kayo bilang mga anak dito kila nanay? Ayos naman po, nagtitinda po silang dalawa, tapos kami pong dalawa yung naiiwan dito sa bahay. Maglilinis po kami, ganun, para pagdating po nila, wala na po silang gaano gagawin, tapos magliligpit na lang po at magpapahinga na po sila. So, ano yung masasabi nyo na sila nanay at tatay ay kahit matatanda na ay pursigido pa rin sila na pag-aralin kayo? Very thankful po kaming dalawa ng kapatid ko kasi po, tulad nga po nung nabanggit namin kay Sir Happy na hindi po nabibigay yung mga magulang namin, nandyan po sila para po supportahan po yung mga pangangailangan namin sa araw-araw. Namomotivate po kami na mag-aral po para po sa kanila. Gaano po kahirap sa inyo yung ganitong sitwasyon? Mahirap, ma'am, pero kinakaya para ipakita sa kanila nga kahit di nila kami magulang, minahalamin at pinaaral sila. Ni sa akin naman, mahirap po hindi. Pinagsikapan ko yan. Kaya lahat dito mahirap. Ngayon mas malala, kaya nga lumapit na ako ng Idol. Kasi mahirap na talaga, di ko na kaya. Kumiyak. Saya. Tatay, lumayan. Eh, siyempre, masaya. Mayroon kang tumulong sa atin, sa tao. Eh, kung wala, eh, maraming salamat, Idol.
maraming natulong sa atin. Sobra-sobra lang kung tutusin yan. So, Nanay, syempre bago ang lahat, ano ba yung pangarap nyo na lang para po dito sa mga anak? Ang pangarap ko sa kanila, ma'am, si Rapi Tulpo, pag mapanood mo to, pangarap ko, sana huwag mo na sila mag-asawa. Para hindi nila danasin ang inadalas namin ngayon. Sobrang hirap. Lalo misagit si tatay nila. Naranasan kong mga lakal. Yan lang ang ano ko sa kanila at sana huwag nila pabayan pag-aral nila. Matapos sila mag-aral. Yan ang pangarap ko, tapusin nila. Lahat po naman ng pinapaalahan-lahanan po naman nila kami araw-araw na magsipag po kami sa pag-aral kasi nga po, hindi nga po kami sinusuporta ng magulang namin. Tapos sila po nagpapakahirap po sa amin para makapag-aral. Which is, hindi naman po lahat ng bata is privilege po na ganun. So parang, yun nga po, namomotivate po kami na mas galingan pa para po sa kanilang dalawa. Mas pagbubutihan po namin yung pag-aaral namin para sa pagdating ng panahon, sila naman yung tulungan namin. Tatay William and syempre po sa inyo, Haniela, huwag kayong mag-alala dahil si Sir Rafi po ay tutuparin lahat po ng pinangako niya para po sa pamilya nyo. And syempre unahin muna natin yung pagpapagamot kay tatay para makapagnegosyo po kayo ng maayos. Salamat, Sir, sa tulong mo. Ito na kami, masaya na kasi meron na kaming panghanap buhay. Hindi na kami mahirapan. Hindi na ako mangyalakar, Sir. Saka yung sa pagpaganda, bakasyon. Mas pinili kong grocery na lang, Sir, kasi mas kailangan namin yun. So, wag po kayo mag-alala dahil ipaparating po natin yan kay Idol Rafi at panigurado naman po, igagrant niya po yung inyong request. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin na ipacheck up si tatay. Approve po ba yun? Approve, ma'am. So, tatay, ito po yung dati niyo pong motor na ginagamit po sa pagtitinda ng popcorn. Oh, ito. Nasisira na kasi kaya ganito na lang itsura niya. Kaano nyo po katagal itong ginamit? Tagal, mga 3 taon na. So ito po yung ginagamit nyo yung lutoan dati? Oo, yung kalan. Medyo ano na siya, parang luma na po talaga. Luma na, pasira na yan. Tapos, motor ko, sira na rin. Sira pa eh. Okay lang i-bike. So, wala naman akong lisensya para makapagtuloy-tuloy ko pagtinda. Thank you. Okay yun. Kasi kasaka naman itong motor namin, sira na. Pag hindi gumana, tulak kami ng tulak. Kaya mas maganda yung e-bike na lang. Salamat, Idol! So, Doc Michael, ano po ba yung ating magiging proseso para po matulungan po natin si tatay sa kanyang kondisyon? Nung nakausap ko si Senator, siyempre nakita lang natin yung pisngi ni William. So, akala ko yun lang ang problema. Pero kanina nga, pagdating ninyo rito, nahagip ng aking paningin itong paa na to at nakita natin na nangingitim yung sugat, bukas, o tawag namin yan, ulcerated na eh. Mayroon ng ulcer, kinain na yung balat, nagnanaknak, tapos yung natitirang balat, nangingitim. So, hindi magandang senyales yan. Tapos, nung kwentuhan nga natin, ikaw ay may diabetes. So, yan eh, pwedeng ang klasifikasyon na yan, non-healing wound. At pwedeng magkaroon ng infeksyon, pati yung buto. Dahil doon, susubukan natin na ma-admit ka kung papayag ka at mabigyan ka ng antibiotics. Pagkatapos, pag nabigyan ng antibiotics, kakausap tayo ng magaling na seruhano, kakayurin yung mga patay na bahagi ng balat para nang sa ganun, magkaroon ka ng pagkakataon na maghilom ng mas mabuti. Kukontrolin din natin ang diabetes mo upang maiwasan ang stroke, bulag ng mata, yung pamamanhid ng kamay na katulad sa'yo na manhid ang iyong mga paa. Kaya nung nagkaroon ka ng kahit konting sugat lang, hindi mo naramdaman na dapat yan ang sugat, mahapde, di ba? Hindi nag-hapde, kaya hindi mo na-proteksyonan. Ang nangyari, kala mo okay lang, lakad ka ng lakad, hanggang sa paglala ng infeksyon na yon, naging ganyan na yung kondisyon ng paa, no? Ito kasi, yung nana yan, hindi na talaga mahusay ang lagay niyan. At yan yung susubukan nating gamutin agad. Ito kasi, sabi ko naman sa inyo nung isang beses na nag-usap tayo, hindi masyadong nagmamadali kasi ilang taon na yan eh. Ibabiopsi pa rin, pero yan, na matagal na, hindi kasing delikado neto na ngayon lang.
Pati yung amoy niyan, eh, parang amoy nabubulok eh. So ayaw natin yon. Payag ka ba? Payag na ako. Wala naman pong tumama dyan. Yung labo po ba parang ano, parang may nakaharang, parang merong ulap? May ulap. Parang may ulap. So mga dalawa, tatlong taon na po ang nakalipas meron. Po. Magandang araw po, Doc. So ano po ba yung ginawa po nating treatment dito po kay Tatay William regarding po sa kanyang kondisyon? Yung bukol niya, tinanggal ni Dr. Ronald Reyes. Tapos itong sugat sa paa, ginamot natin ng antibiotics. Tapos pinatanggal natin yung mga nabubulok na balat at saka konting laman. Katulong si Dr. Tommy De La Rosa. Tapos antibiotics, nilinis araw-araw at control ng sugar. Medyo naghihilom na ngayon at maayos na lang na pangangalaga sa bahay. Ikaw bahala ah. Linis, yung tinuro ko sa'yo, yung paglalagay ng ointment. At the same time, kailangan meron tayong disiplina sa asukal. Yan lang naman yan eh. Sa high blood, kailangan bantayan. Dahil ang dapat nating intindihin dyan, bukas pa yung sugat na yan eh. Pwede yan mag-infection ulit. Kapag mali ang pangangalaga, pwede kang magkasugat sa ibang bahagi ng paa na yan dahil manhid ka na eh. So ingatan mo na huwag ka nang magkaroon ng panibagong tusok. So sa ngayon po, Doc, kumbaga po naging successful po yung pagtanggal po ng infection sa paa po nito. So far, wala nang bagong impeksyon, gumaganda yung paghilom, pero katulad ng iba pang diabetic, kung minsan napapabayaan dahil hindi nararamdaman, yamo, pagka sana hindi mangyari, alagaan pa rin natin. Doc, pinatatanong din po ni tatay kung okay po ba na bumalik po siya sa kanyang pangkabuhayan. Oo, pwede naman, ingatan lang. At saka baka hindi na siya makilala ng mga bumibili sa kanya ng popcorn dahil dati may bukol siya rito, ngayon, pogi na eh. Ay maraming salamat sa pag-ano naman sa amin, pag-opera. Salamat, Senator, sa yung mga tinutulungan ng mga pasyente na otherwise hindi makaka-seek ng medical attention. Eh kami naman dito, partner mo sa pagtulong sa ating mga kababayan. Asahan nyo na anytime na tumawag kayo, nandito lang ho kami. Ito po yung 1 year bayad po doon po sa renta po nila ma'am at yung 1 year advance po para po hanggang isang taon po ay sagot na po ni Idol Rafi. Ma'am, ngayon po sana ipapagawa po kami ng card po na popcorn at kakabitan po sana ito ng e-bike. So, ano po ba yung maganda pong nating disenyo? Bali, ito po yung magandang design para sa popcorn. Maliit lang po. Bali, lalagyan po natin ng salamin po, kabilaan. Tapos dito po na ito, lalagyan din natin ng pintong pataas para po ano siya, yun na dun siya magluluto. Tapos dito banda, uuslian natin siya ng lalagyan ng soft drinks. Lalagyan natin ng tarpaulin para sa business name po niya.
Magandang araw po sa inyo, Tatay William, and syempre po sa inyo, Nanay Roseline. So, nandito po kami ngayon dahil ibibigay na po namin yung mga hinandog po sa inyo ni Idol Raffy na pangkabuhayan at syempre po yung mga groceries. Wow! Wow! Ang ganda! Salamat, Idol! Salamat, Idol! Maraming salamat! Sabigay mo sa amin! Sa amin, Idol! So, ito katabi natin yung food cart. So, kumpleto na siya, may e-trike and then syempre yung kanyang sidecar at may mga lutuan na po dito, may mga mais na para ibenta ninyo, asukal, soft drinks, groceries and then bigas po para po sa inyong pamilya. Salamat, Idol. Salamat. Maraming salamat po, Idol. Malaking tulong na po ito sa amin at sobrang laking impact po nito sa aming buhay at maraming salamat. Ay, salamat, Idol. Sana bigyan ka pa ng mahabang buhay para matulungan mo pa rin ang mga kapareho namin. Maraming salamat. Ayamanin ko yan para makakatapos sila sa pag-aral. Sir Raffy, maraming salamat sa pagpagamot mo sa akin, pagbigay sa mga kabuhayan. Promise pa laguin ko to. Thank you, Idol. Salamat. Maraming salamat po, Idol. At nangako po kami ng aking kapatid na tutulungan namin sila, nanay at tatay, upang palaguin ang binigay niya sa aming puhunan at pangkabuhayan. Salamat, Idol. Idol, maraming salamat sa pagbigay mo sa amin, lalong-lalo na sa pagpagamot mo sa asawa ko. Sa tulong mo, malaking halaga na sa amin yun, lalong-lalo sa buhay naming mahirap. Maraming salamat, Idol, lalo-lalo na dito sa mga bigay mong panghanap buhay. Maraming salamat, Idol! Maraming salamat, Idol! Mabuhay po kayo! Maraming salamat! Ng mga inaabuso at dahil dun saludo sa iyo ang ating pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala ng mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit. Nakita yun lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo, Idol Raffy. Aping Pilipino, nandiyan ang Diyos Ama. Nakapasig sa'yo, ikaw ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Raffy Tulpo. At dumating man sa puntong makagawa ka ng mali dahil sa taong gusto mong ipaglaban. Hamakin Manila o Kutsain at ikay pagkaisahan. Idol, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos, dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang Raffy Tulpo na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking idol, san man makarating. Sana di ka magsawang kami ay mahalin. Gumawa ka man ng isang mali, yung milyong nagawa mo paring tama ang aming didingalain. Kailangan ka ng ating bayan, kailangan ka ng mga Pilipino, lalo ng mga maliliit. Salamat sa pagtulong mo nang walang kapalit. Panginoong Jesus na ang bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Raffy Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo.